kami po ni Tita Janet ay nandito na po sa Tagaytay Medical Center. Dito po ako magpapa-check up. Kami po ay kumakain na nila tito. Kain tayo. Ang ulam po namin ay tinola. Luto po ni Nanay Sonia. Ba, may sabaw na naman ang dress. Favorite niya ito. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. So for today's vlog po ay papunta po ako ngayon sa Tagaytay at ako po ay doon magpapa-check up. Ingat ka nilot sa biyahe mo ha? Opo. Sa ngayon ay hindi mo na kita masasamahan pero sa mga susunod ay ako'y sasama na. Bali, extra. Bali, ano po, si Milot naman po ay dito na nagpapa-check up sa Infanta. Pero gusto ko po ay si Milot ay sa Tagaytay po mag-aanak. Bilang nanay po ako pinag-aalala sa kalusugan po ni Milot. Gawa po ng meron po kaming karanasan. Yun nga pong nanay ni Mahal at ako nang kahanap at kinahirapan. Meron po kaming karanasan na yung pong nanay ni Mahal nung mga anak po siya ay hindi po lumpas yung kanyang inunan. Kaya dapat po ay ooperahan. Pero dito po sa probinsya namin ay wala po dito mamang CS. Mm-mm. Kapag ka po mga emergency ay maghahagilap ka pa po ng ambulansya. Tapos po ilang oras pa yung biyahe, mga 4 na oras pa bago ka makarating ng Lucena o Maynila. Kung kailan, yun nga po yung nangyari. Parang nawala po yung nanay po ni Mahal dahil nung iluwas po ay pagdating po sa ospital ay hindi na po umabot. At noong time na iyon, ay ikaw Milot noon ay 5 years old pa lang. Ay sinabi ko sa sarili ko na kapag yung mga anak kong babae ay manganganak, kahit wala tayong kapera-pera, kasakdala na mangutang ako para lang masigurado yung kaligtasan ninyong mag-ina sa pag-anak. Dito po ay pwede naman dahil marami naman dito nag-anak, pero ayoko kayong isa palaran. Kaya ayun po, napag-desisyonan ko po at sangayon naman po si Milot, okay. Dahil yun naman po ay para rin sa kanila na sa Tagaytay. At malaking tulong din na nandun po si White. Masasamahan po nila sa ospital tsaka may tutuluyan po doon si Milot. Sa ngayon po ay babiyahin mo na si Milot ng mga 4 na oras, okay. Hanggang Kalamba. At si White naman po ay nadudoon na at sasalubong na po kay Milot. Isang sakay pa hanggang doon po sa bahay nila. Ingat ka na lang sa biyahe at magdasal lagi. Pagkatapos po ng check-up bukas ay pabalik na rin po sila. Kaya hindi na rin po ako sumama dahil ako po'y talagang hirap po sa biyahe. Mm-hmm. Pero kapag ka po mga anak na si Milot ay sasamahan po natin siya. Ako po ay nandito na sa terminal po ng Pakalamba. Ilan na lang po kuya ang kulang? Ilan na lang po? Napuno na po yung van. Kami po ay sasakay na. Tito Tarashot po ay nasa loob ng SM. Ako po ay pupunta doon at akin pong hahanapin. Pwede na po sila tito. Kasama ko na po sila Tita Janet. Kasama rin po yung kaibigan po ni Tito. Hello po. Kain po tayo. May gingihigop ng sabaw. Hindi naman po mainit. Hindi na mainit. Yan ay favorite niya ng ako po muna ibibili ng pulboron dito po sa Goldilocks.
Sila Tito Tarashot po ay meron pang binibili. Sila Tita Janet. Kami po nila Tita Janet ay nandito na po sa parking. Kami po ay pauwi na sa bahay. Gabi na ako, magpakaroon pa ako. Baka sarado na. Mag-aalas 6 na. Hi! Maghay ka, Andres! Yan po mga Kamilot, at kami po nila Titoy nandito na po sa Santras Verona, dito po sa kanilang bahay. Grabe po kalamig dito sa labas. Kulog! Pwede po si kulog ka. Oh, ginawa naman dito. Uy, giniginaw. Madilim na po, honey. Nandito po si Nanay Sonia. Ano pong kinuha po ninyo? Ayan, nakuha ng manunggay. Ano pong inyong lulutuin? Tinola. Tinola po. Ala ko log. Lamig sa labas, aba. Oh, grabe hoy, nanginginig. Oh, Kami po ay kumakain na nila Tito. Kain tayo. Ang ulam po namin ay tinola. Luto po ni Nanay Sonia. Ba, may sabaw na naman, Andres. Favorite niya ito. Ah, favorite po ni Andres. Oo, favorite. Nakay makalingat lang po ng suboy. Na, nagngingiwit na agad. Stay sunod-sunod, Andres. Stay sunod-sunod. Oh, nag-iisip. Ay, yapa. Busog na naman si Andres. Pag dumating po yung anything pa. Padating na, na-traffic lang daw. Mm. Ay, baka po bukasin na dito na yun. Ito ka pwedeng ano? Bukas ay ano? Lunes? Ah, yes. Baka pwedeng Martes, Milo. Okay na sa'yo, Martes. Martes, oo. The next day. Kagigising ko lang po ngayon at ako po ay bibili ng tinapay. Maghahanap po ako dito ng tindahan para po makapagkape. Maganda pong maglakad dito sa subdivision. San kaya dito mayroong tindahan? Kanina po'y mayroong dumaang magpapandesal. Ay nakalampas. Di ko po agad natawag. Nasaan na kaya yun at baka biglang bumalik. Nawala na. Gaganda po ng mga bulaklak dito po sa aking likuran, gilid. May puti, may red. Nasaan na kayo magtitinda ng pandesal at bigla nang nawala? Baka po ang mabili ko na lang ay mga biskwit kapag di ko pa nakita yung magpapandesal. Maghahanap po muna ako ng tindahan. Bali, ang check-up ko po mamaya ay alauna pa po ng hapon. Pinabatok na ako ng aso. Kaya may tindahan dito. Sarap pa naman na pandesal at mainit po. Kasi wala naman. Yan po mga Kamilot, at bali ako po ay nakabili na ng tinapay, ng biskuit po. Yan po ang aking nakakitang tindahan ay malapit lang po dun sa bahay po nila Tito White. Nakilala po pati nila ay yun. Si Nanay Sonia po ay maga pong nagdidilig ng halaman. Nakapaggamas na rin po. Maga pong gigising. Nagkape na po kayo? Ah, hindi ako nagkakape. Ah, hindi po kayo nagkakape. Ito po yung aking gatas sa Infa Mama. Bawal po muna sa akin ng mga kape. Ano ilalabas? Kape po tayo.
Si Tito Tarashot po ay humuhukay dito ng kamoting kahoy. Ah. Ito kaya mata. Mga tanim ni tatay. Ah, tanim po yan ni tatay? Oo. Oh. Andres! Mayroon. Andres! Alam mo, nakasapatos naman si Andres. Maghukay ka ng kamote, Andres. Ha? Ha? Ay! Gusto maghukay. Oo. Baka naiwan tayo diyan sa lupa. May naiwan daddy. May naiwang isa. Pinili pa naman ni Tito yung pinakamalaki. Pinakamalaking tunoy. Aba. Tuwang-tuwa ng si Andres. Uy, bawal magapang. Hindi ko magapang. Uupo din. Mahirap pala dito at mabato. Nakay, meron din titong talbos ng kamoting bagay naman. So, si tatay din nagtanim. Masipag magtatanim si tatay. Si Andres po yung nakaupo na dito ah. Abay, gagabang na. Abag! Iya. Bakit malalim tito? Oo. Malalim? Nakapag-hukay ka. Hindi pwede yata yung dalamang ano. Kuchilyo. May kasamahan pa yung tito, wala na. Parang iisa. May panlaga din naman ay. Oo. Dito sayang. Nakuha na po. Pero naputol ulit. Sila na yung nakuha mo doon. Pati na ano kaya kasya na sa atin? Ito. Oo, kasya na yung tito. Dami na. Talaga lang. Baydi po yung nahukay ni titong kamote ah. Ito po yaming ilalaga. Marami din naman. Dalawang puno lang yung tituhan eh. Kami po ay kumakain na ng binagkat na kamote. Ito po ay luto ni Tita Janet. Masarap tituhan eh. Malagkit. Yan po mga kamilot at katatapos lang po namin kumain ng lunch. Ako po ngayon ay magpapacheck up na. Kasama ko po si Tito Tarashot at saka po si Tita Janet. Si Andres po pala ay dito lang sa bahay. Hindi pala kasama si Andres. Hindi pala kasama. Nagpa-flying kiss. Kaya nga po. Mabait po si Andres at nagpapaiwan. Hindi po nag-iiyak. Kami po ni Tita Janet ay nandito na po sa Tagaytay Medical Center. Dito po ako magpapacheck up. Tita po ay nauna na dun sa loob. Yan po mga kamilot at nandito na po ulit kami sa bahay. Katatapos lang po naming magpa-check up. Ayan, bali hindi na po ako nakapag-vlog kanina. Marami pong pinapagawa si Doc sa akin. Bukas po ay babalik po ulit kami dun sa Tagaytay Medical Center at ako naman po ay kukuhaan ng dugo. Tapos po ay i-ultrasound po ulit ako. Ako naman po ay na-ultrasound na dun sa Infanta. Pero dito po ay may ultrasound ulit. Yan, marami pa pong ipapagawa. Kaya kami po ay makakabalik. Tapos po ay ako'y magfa-fasting pa para po dun sa pagkuha po ng dugo. Ito naman pong mga ito ay mga naka-schedule na. Tapos ay ako po ay bumili na rin ng gamot. Yan, mga ito po ay mga vitamins ni baby. Meron din pong calcium. Yan po. Kaya hindi po muna ako makakauwi sa amin. Dito lang po muna ako sa Tagaytay. Ayan, thank you po kay Tito Tarashot at saka po kay Tita Janet sa pagsama po sa akin. So, yun lang po mga kamilot. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye!